Ahoy! Kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat. Si Alex Sons ito at sa video na to ay magpapakanton tayo tungkol sa Ace X. Just in case na hindi mo alam ang aking Facebook, ayan, nakasambulat na sa mukha mo kung anong klaseng Facebook account ito, which is ito nga, yung Alex Sons Business Management Consultancy na mismong aking company name. At yung mismong address, facebook.com/AlexOnce. Yun yung mismong address sa Facebook. Pero yung mismong page, ito nga, ABMC in short, yung Alex Onse, Business Management Consultancy. So, usually dito mo makikita yung mga pakantun ko, mga upcoming events like seminar, tapos mga whatever shit na offers and services and products ko na andito. So, usually pwede kang pumunta dito sa may shop ko para makita mo kung ano yung available na pwedeng i-purchase ng kung sinong gusto mag-purchase ng whatever shit na meron sa akin. Katulad ng aking online masterclass, makikita natin dito. Itong webinar ko ay ito yung mismong aking online masterclass. Tapos meron akong other e-books na nakalagay dyan, whatever, parang ganun. Na kung saan yung Alex Onse online masterclass ko ay ito ay naka-promo ito ngayon, yung Alex Onse na online masterclass ko. At sino nga ba yun? Kung ano nga ba makita? Ito, okay. Online masterclass, naka-promo ito since November pa hanggang sa December 31 ang kanyang expiration ng promo. Hanggang December 31 na lang. So, kung trip mo mag-online masterclass kay Alex Onse, edi bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time. So, ngayon, yeah, ito yung mismong page ko. At yun nga, mag-ano tayo. Magpapakanton tayo tungkol sa may ASX. Okay, ASX. Teka, sino ba yung ano? Ba't hindi mag-ano? Teka lang, ito yata yun. Alright. So ngayon, ito ngayon yung chart ng ASX. Na kung saan, kung tutusin, hindi na para isa-isayin ko pa kung ano yung paano intindihin, uunawain, whatever shit na nakikita natin dito na chart. Pero ang isipin natin ngayon, ano nga ba magiging potential na tatamaan ng ASX? So, una natin isipin natin dito, hanap tayo ng at least MA20 na threshold, which is hanap tayo dito ng at least mga 19 bars, which is considered 29 days na trading time yon, or MA20 mismo ito. MA20, naka-record daw dito 29 day pero 19 bars. Pero ito ay sumatotal ay MA20 na threshold. So ngayon, gagawin natin, i-analyze natin ngayon to. Kung titignan natin yung past transaction, ito yan. May makikita tayo dyan na keso, yan natin, okay. So ito yung candlestick. Ang isipin natin dyan, asa yung pinaka main support at yung pinaka main resistance. Kung titignan natin the whole thing dito, alam mo na agad ang pinaka support area ay naandito sa baba na to. Ito yung mga support area. Diba? Ito yung support area at additional support area dito. Yan mga usually, yan yung mga isipin mong pinaka main support nyan. At syempre, yung pinaka main resistance nyan from here up to this area at yung pinaka highest nandito. Ganun yung mga resistance, diba? Ngayon, ito, nakita ngayon natin dito, ito yung MA20. Ito yung MA20 mismo, yan, sa may box na yan. So, para mas maintindihan mo ng gusto kung saan nga ba pupunta to, kopyahin mo ulit ito at kumuha ka uli ng additional MA20. Sa loob ng MA20 na to, ito yung record ng MA20. Yan, yan lang naging movement. So, ito yung MA20 kung tutusin at ito yung pang MA40. Kaya, ito may isipin niya. Ito yung MA40. Ngayon, kung aatas pa tayo ng konti uli, edi copy and paste mo lang uli ito para makuha mo pang MA20 uli. Which is yung MA20, ito na naman. So, ngayon, ito yung MA20. Ito yung MA40. Ito yung MA60 naman. Okay. So, kung babase ka ng MA60, ganyan mo titignan yung candlestick. Okay? Katatariyay mo ng taga MA20. So, kung the whole MA60 titignan natin, alam na agad, ito ay panay support area.
Tapos ito yung pinaka-highest na resistance area. Nandito kung tutusin, hindi talaga dito sa taas. Nandito. Ang tanong, tuloy ang pangabang aakyat yung presyo na ito? Para mas maintindihan natin, bumase na lang tayo sa mismo saktong MA20. Since ito, itong mga area na ito, ito yung record ng rising wedges na sinyalis itong area na ito. Kaya nawanda umakyat. Kumbaga bullish signal dito. Okay, nag-accume. Kumbaga nag-trade range sideway lang dito, which is sa ibang term ay bullish signal yan para sa upward na momentum. At ito nga nangyari. Nag-materialize dito sa MA60 sa loob ng ito, 20, 40, tas sa 60. Doon nag-manifest, doon nag-materialize. Yung sinasabi na itong trade range sideway. Ang habang trade range sideway niyan, isipin mo hanggang dito yan, o, trade range sideway. Ang haba niya, ilang panahon niya, mula June hanggang dito, tas dito sumiklab. Ang tanong, tuloy ang pangabang aakit uli na naman yan. Kung mapapansin niya, meron ako isang video sa YouTube na kung saan, sa YouTube o sa Facebook, na kung saan, sinabi ko dito sa December 6 na keso ito ay reversal at babagsak ang kinabukasan. Kaya no wonder, yun ang nangyari. And then after 2 days, mas lalong umakyat pa. E pinaka most recent record dito sa December 6, ang pinaka highest na 52 weeks high na bago ay yung 29.75. Tapos yung pinaka highest ngayon natin na 52 weeks high na andito na, which is yung 38 peso. Tapos nagsarado ng 37. Ang tanong, kung babase tayo sa mismong dito sa saktong MA20 lang, ano nga ba talaga magiging record niyan? Ano nga ba talaga potential na pupuntahan niyan? So focus tayo sa MA20. Alam mo agad sa MA20 na ito, ito yung measurement. Sa usapang demand supply, gain by percentage. Ito yung 100%, ito yung 0%. Okay. So ito yung tumataas ang presyo, expect mo na magre-retest ito sa support. Sa ito yung tumataas ang presyo, expect mo na pabagsak na ang ano nito, ang direction kapag nasa halos like peak position. Katulad nito, peak position ito. So, asahan mo magre-retest ito sa may support. Kapag matigas yung support, magre-retest uli sa resistance. Kung matigas yung resistance, magre-retest sa may support. Laging ganun lang yung logic psychology, di ba? Ngayon, paano natin iisipin ngayon to? May kita ngayon natin na keso na andito yung support area. Di ba? Andito yung support area niyan. Andito yung support area sa ilalim na yan. At nandito yung resistance area sa itaas. Di ba? Ganyan dapat. Ganyan mo dapat iisipin yan. Ang tanong, sa loob ng MA20 na to, saan nga ba talaga pupunta ito? Ano mangyari sa MA21? Diba? Ano na naman uli mangyari dito? So, sa ibang logic psychology sa usapang demand supply game, siyempre, ito yung iisipin mo. Okay, so itong lugar na ito, nasa 100% itong lugar na ito. Ito. At siyempre, yung lugar na ito nasa ilalim dito, ito yung pinaka 0% sa usapang demand supply gain by percentage. Na-guess yung idea. Basta dito sa bandang ibaba ng dark box na ito, ito yung mismong ano, yung support area. At sa taas, yung resistance area. So, ganyan mo sa iisipin. Ngayon, ano nga ba talaga potential pupuntahan? Kinakailangan at least kahit pa paano naman dapat ay naunawaan mo, naintindihan mo, natatanto mo kung paano nga ba yung mechanics ng candlestick by bar. Kapag nag-open ng low, nag-close ng low, next candlestick babagsak. Nag-open uli ng low, nag-close ng low. Katutusin, nag-open nga ng high dito pero nag-close ng low, babagsak uli. Nag-open ng much high ng konti pero nag-close ng low, babagsak uli. Nag-open ng high tapos nag-close ng low, babagsak uli. Pero bakit hindi bumagsak dito? Simple lang. Kasi ito nga yung pinaka peak position. Ito yung pinaka worst case scenario o pinaka weakest na presyong binagsakan. So, may bounce back. Kumbaga parang may spring lang yan. Kumbaga nandito yung bola, nasa ere, bumagsak sa lupa, mag-bounce back. At ito nga nag-bounce back. Sa pag-bounce back niya, ito yung 100%, ito yung binagsakan na 0%, nag-bounce back siya ng more than 50%. So usually kapag nagba-bounce back ang isang bagay o ang isang stock, usually kulelat na yung 25% na binabounce back. Pero usually ina-aim yung 50 to 75%. May kita ngayon natin dito, nasa around 50% may get ang bounce back. So the same logic and psychology ang iisipin natin, pero this time babalik ta rin natin since ang record dito kung tutusin, ito ay considered reversal na naman. Potential reversal. Okay.
reversal or retest ng first to second support first to second support area. Yan ang potential na mangyayari kung tutusin diyan. Okay, kumbaga in-spoil na natin yung ano, yung mismong punto nitong video na to. Ito ay considered reversal retest, magre-retest ng first up to second support area. Paano natin malalaman sa magre-retest ito? Saan yung mismong parang considered pinpoint na numero o presyong papupunta na kanyang i-retest? So remember, ito yung 0% and 100%. Di ba? 0%, 100%. Ganyan yan sa usapang demand supply game. Pero ang tanong kasi, yung kalakaran ba natin nandito sa baba? Wala. Kasi dito sa baba, ang presyuhan lang dito nasa 17 and up to 20. So, hindi natin isipin na dyan yung pinaka-support natin. Ngayon, tanong, dito naman sa between 25 to 50%, nandito ba yung kalakaran natin ngayon? Kung titignan natin dito sa area na to, nasa 22, tapos sa pinaka dito sa 50%, nasa 27. And nasa 37 tayo. Na-guess nyo, nasa linya tayo ng 30. Wala dito sa 22, lalong wala dito sa 27. Wala tayong below 30%, I mean 30 peso na kalakaran. Ang kalakaran natin, nasa around 30 pesos pataas. So, dito sa area na ito, ito yung considered 30 pesos per share na kalakaran. Yeah, nandito. Yun nga lang, hindi natin masulat. Okay. Nandito yung 30 pesos na kalakaran. So ngayon, kung nandiyan pala yung 30 pesos na kalakaran, eh, dyan tayo kakalculate, diba? Pwedeng dyan tayo mismo kumalculate ng gusto natin i-calculate o i-compute. Basta totally ito, isipin mo, last candlestick, 100% sa usapang demand supply game, at ito yung nagsisilbing potential reversal o sinyalis ng retest ng first and second support area. Kung ito pala yung pinaka-consider 30 pesos, tapos ito yung 38. So ngayon, isipin mo, ito yung pwede nating pagkuna ng threshold. So, imbis na ito yung 0% natin, tapos ito yung 100%, ang gagawin natin, ito lagyan natin ng measurement. Yan, ito yung mismo lalagyan natin measurement. So, ito yung 100%, which is yung 38, at yung pinaka-0%, yung nasa around 30 peso per share. So, kapag ito nag-retest ng unang support, dito yan, sa ika 25% na depreciation. Pangalawa, na ina-aim yan, yung 50%. Pangatlo, ang i-aim yan, yung pinaka-ano, ma-highest, yung nasa 75%. Okay? Una, mag-depreciate dito sa 25, tapos 50 and 75. Ngayon, kung gusto mo baliktarin yung porsyento, since ito nga yung 0% natin, ito yung 100% natin, so ito lang yun yan. Unang depreciation, ika 75%. Pero usually, ini-aim yan, 50 to 25% na depreciation. Ganun yung technique na i-guess nyo. Parang awas sa sarili, mag-value ng time. So usually, kapag nag-depreciate talaga ang kahit anong klaseng stock, usually, common nang tinatamaan ang ika 25% depreciation mula sa pinaka-highest na kanyang inabutan na presyo, katulad ng 38. Diba? So, kakalculate ngayon natin yan. Alam mo, 38 plus yung 30, yung 38 versus 30, alam mo, 8 peso ang difference. I-divide natin by 4, ito yung 25% na magre-retest siya. So, pag nag-retest ng 25%, o 37 minus 2, yan, 35 ang unang support level pupuntahan. 35, ha? First support, yun lang, hindi natin ano dito, first support is 35 peso per share. Yan, dito tayo, ha? Dito ito, first support. Yung second support. Okay. Di ba, ang sinasabi natin dito, threshold natin dito, 30, di ba? Kasi ito yan, eh. Teka lang, ha? Ulitin natin, ha? Lagyan natin dito ng number. Ito yung 38 na 52 weeks high. Ito naman yung 30 na threshold
na pagbabasihan natin. Hindi tayo babase dito sa mismo pinagsusulat ko rito na ito MA1, tapos MA20, ito 0%, ito 100%. Hindi tayo babase dyan kasi malayo nga yung kalakaran, di ba? Malayo yung kalakaran dyan. Kasi kalakaran natin nasa around 30 peso per share. Okay? Alam na ngayon, alam mo na rin siguro by this time na kasi yung last candlestick na tinitignan natin, ito ay yung reversal na signal o magre-retest ng first up to second up to third resistance. Ano yung second resistance to support? Ano yung second support na pwedeng abutin o tatamaan na i-retest? So, ganito ngayon yan. 38, pinaka 52 weeks high. Tapos, i-minus natin yung threshold dito na 30. So, ito 8 peso, di ba? Sa 8 peso ngayon yan, 8 peso, i-divide natin ito by 4. Ito makuha natin na 25%, which is common. Hindi naman kinakailangan ng calculator. Pero just in case lang, halimbawa mo may tanga na lalulod at bobo at the same time, para alam nila, di ba? Kumbaga, sa madaling salita, masyadong two-packing spoon feeding ito. Okay? So, 25% na depreciation, 2 peso ang mawawala sa Cuero market price na 37. So, that's equivalent, 35 ang magiging unang support. Pero kung halimbawang ito mag-depreciate ng ika 50% na depreciation, ibig sabihin, mawawalan ng 4 pesos itong 37. O, magkano ngayon? E di magiging 33, di ba? 37 minus 4, 33. O, yun ang magiging second support natin na tatamaan, di ba? 33. Ngayon, ano naman yung magiging third support? Siyempre, alam mo na agad, ang 25% is 2 peso. Ang 50% ay 4 pesos. Ang 75% ay 6 pesos. I-minus ngayon natin 6 pesos dito. Ano magiging next na support? Third support? Eh, di 31, di ba? 31. So, ganun may isipin. 31 na ito. 31. Okay, 31. So, yan ang i-anticipate mo na i-retest niya sa support. Okay? Pag sa resistance naman, ano pwede niyang tamaan sa palagay ninyo? First resistance. Common sense, ang first resistance is 38. Yung pinaka 52 weeks high. Pinaka kulelat na resistance is 38. Yung second resistance niyan ay yung mismong 40 peso na, hindi yung 39, 40 pesos. At yung third resistance yan, going up to 45 peso per share. Ganyan na isipin mo. Ngayon, makikita mo, ba't parang iba yata calculation dito, layo ng distance ng 38, tapos 40, naging 45. Kasi get your idea, binibigyan ko lang kayo ng idea na keso, ito yung initial thoughts and vision mo na first, second, third support. Pero ang talagang tunay na support na iisipin mo, ganito dapat. Tunay na support na dapat na iisipin mo, ganito. Ganito ang tunay na support na dapat mong iisipin na kanyang potentialing i-retest. Okay? Unang support na i-retest, 35. Pangalawang support na i-retest, 30. Pangatlo ay yung 25. Ganyan mo dapat iisipin yan. At yung pinaka-worst case scenario i-retest nyan, yung 20 pesos per share. Bakit kaya ganun? Kasi simple lang. Ang idea kasi ganito. Ilang panahon na ito nagpapanalo? Mula dito, tumaas, nakikita natin, rising wedges kaya no wanted tumaas. Tapos falling wedges no wanted bumagsak. Rising wedges no wanted umakyat. Falling wedges no wanted bumagsak. Rising wedges ulit tumaas. Ngayon makikita ngayon natin, ilang panahon ba ang inakyat nito? Ilang panahon ba ang inakyat? Ito yung MA20, plus pa natin itong ilang candlestick dito. This is more than parang MA30, di ba? Pag nilagay natin sa area nito, sabi na natin at least MA40 ito. MA40 trade range sideways, which is ito yung trade range sideways ng considered nasa around MA20 o MA25 o MA30, parang ganoon. Trade range sideways, nawasak yung resistance dito at tuluyan ng umakyat. Na-guess yung idea na keso isang buwan siyang kuntutusing panalo. Tapos sa loob ng isang buwan siyang panalo,
Tingnan nyo itsura na itong mga candlestick na ito. Tingnan nyo mismo yung mga itsura na itong candlestick na itong lalapatan natin. Tingnan nyo mismo ito. Tingnan nyo mismo yung mga candlestick na yan, ha. Tingnan nyo mismo yung mga candlestick na ito. Ito nilalapatan ko. Anong itsura niyan versus sa itsura na ito? Hey guys, ano itsura ng candlestick na to versus sa itsura na itong pinaka-last candlestick dito? Ano to? Malaki kesa dito. Ito, maliit. Pero ito, mas malaki. Pero ito, mas malaki kesa dito. Tapos ito, very common na parang gito lang. Pero may kita nga natin, ito, malaki na naman na kasintulaki na ito, nakasintulaki na ito, o mas malaki pa dito sa dalawa na to. Tapos, nagkaroon na naman din ng extrang tall candlestick, which is, siyempre, sa usapan demand supply game, ito iisipin mo 100%, ito iisipin mo naman pinaka 0%. Geto iisipin mo yan. Ngayon, siyempre, kung dyan naman tayo kakalkulan ng potential na i-depreciate mula sa 38 all the way papunta rito, which is nasa around 20 peso per share. Kaya no, packing wonder, ang sinusulat ko dito na kaysa potential support and resistance na iisipin natin, ito. Ito yung mga support na potential i-retest niya. Ito yung pinaka worst case scenario. Worst case. Yung 20 peso per share. Ang talagang tunay na threshold na support area na kanyang potential i-retest. Hindi yung 35, 33, 31. Kundi 35, 30, 25. All the way sa worst case scenario, 20 peso. Nandahil sa paliwanag ko nga mismo sa sinabi ko rito na porsyentuhan. Yan, na-guess nyo ito, porsyentuhan. Ito yon 38, tsaka ito. Ito yung 0%, ito yung 100%, yung 30, ano na, ito dapat nating iisipin na pagbabasihan. Ito, itong candlestick na ito. Ayan. Yan ang pagbabasihan natin, 0%, 100%. Diyan tayo kukuha ng porsyento. Kunyari, ito, good example. Kukuha tayo ng porsyento dyan. Burayin natin itong mga basura dito. Kukuha tayo ng porsyento dyan, which is gito mangyayari. Kanina kasi dito tayo kumukuha ng porsyento sa 30 pesos. Sa around 30 pesos at saka 38. Ngayon, ang kukuna naman natin dito. So, ito yung 100% natin at ito yung 0% natin. Kapag nag-depreciate ng 25%, ang magiging market price, 34 peso. Pag nag-depreciate ng 50%, magiging market price, 30 peso. Kapag nag-depreciate ng ika-75%, ang magiging market price, 25. Kapag nag-depreciate ng 100%, ito yung 0%, 100%, nag-retest uli dito. Nang nag-retest dito sa 0%, ang magiging market price ay nasa 21. That's considered 20 pesos ang potential na reaction na pwedeng mangyari sa pinaka-worst case scenario. Na-guess nyo, iba yung threshold na ito, iba yung threshold din dito na assumption and expectation, anticipation na kababagsakan ng mga support area na level kung anong potential titirahin, tatamaan. Guess nyo? So, ganun yung iisipin. At ito nga yung mga dapat na original, yung mismong talagang, kumbaga, mas firm na threshold na kanyang pupuntahan. Ito dapat iisipin natin, imbis na ito. Ito, binigyan ko lang kayo ng some kind of idea, ano nga ba unang iisipin mo dyan. Diba? So, ganun yan. Ngayon, kung kakalkulay natin itong candlestick na ito, ilang panalo, ilang talo? Ilang panalo at ilang talo sa palagay nyo? Kung magsisimula tayo dito, papunta rito sa 0%, 100%, ilang panalo, ilang talo? Ngayon, malamang ang magiging sagot nyo, isang talo at limang panalo. Pero ang totoo nyan, walang talo dyan, lahat dyan panalo. Walang talo dyan, lahat panalo. Sa may, ano yan, may pulang box na yan. Walang talo dyan, lahat dyan panalo. Bakit? Magkano ba yung high and low neto? Magkano yung high and low neto? Magkano high and low neto? Magkano high neto? 29.75. Magkano pinaka low? 27.50. Magkano pinaka high dito? 29.45. Pinaka low? 27.55. Dito pinaka low? 27.50. Dito pinaka low? 27.55. Pinaka high? 29.45. Dito pinaka high? 29.75. Even lang ito kung tutusin. Mukha lang talo kunyari dito. Pero totoo, panalo pa rin dito. Na-guess nyo ngayon. Ano nga ba potential mangyari dito?
pwede mo kung tutusin, pagbasihan itong moving average indicator. Okay. Kung titignan natin yung moving average indicator, maganda kasi nasa ilalim pa rin ng candlestick, bullish signal kung isipin mo. Kasi logic psychology ng moving average indicator, laging ganito. Pag nasa taas yung moving average indicator, babagsak ang presyo. Kapag nasa ilalim yung moving average indicator ng candlestick, akit ang presyo. Ito, nasa taas, bumagsak. Nasa ilalim, umakyat, diba? Eh kaso, ang tanong dito, nasa ilalim yung moving average indicator, tataas pa nga ba talaga yan o babagsak? Natandaan nyo yung isang video ko rito sa YouTube na kung saan yung video ko na andito, makikita ngayon natin video na kesa ito, yung historical data na ito, na kung saan dito, dinemonstrate ko yung ASEC na kung saan sinasabi ko rito na kesa magkakaroon ng reversal sa December 6. December 6 pa lang, na-detect ko na yung mangyayaring reversal sa December 7. Way in advance na detect, ayan o. Ito yung December 6, na keso sabi ko, magre-reversal kinabukasan, which is ito yung reversal ng kinabukasan. Ito yung December 6, ito na yung December 7, nag-reversal. So, the same thoughts and vision na naman ang mangyayari dito. Potentially, ganun na naman. Bakit? Kasi mas malalawak ang naging movement netong the last candlestick, the last two candlestick versus dito. Bukod sa idea, sa loob ng MA6 na yan, ang layo ng distance na tinamaan mula 21 hanggang 38. Ultimo dito sa may closing value amount na 37, ang laki pa rin ng difference niyan, 21 all the way sa 37. So expected na ang potential na pwedeng bagsakan, lusawan na movement. Katulad na itong sinasabi ko rito. Ito yung like 100, ito yung 0%, ito yung 100%. So, ito ngayon 38 sa taas at sa ibaba yung 30. Yan yung measurement, diba? Tapos ngayon, yung measurement na yan, meron tayong measurement. Ito yung pinakaunang support, pangalawang support, pangatlong support. Diba? Which is mali pala nakalagay dito. At yung pangatlong support. Ganyan yan. Pero talagang original na threshold natin na support and mga support area, ito, yan, yung mga nakasulat na yan, hanggang all the way dito sa worst case scenario, 20 peso. Which is ito lahat na ito, ang measurement yan, naan dito, ito. Ito naman, measurement na ng first, second, third resistance na yan, ay support na yan, measurement dito sa 38, at saka mismo dito sa 30 peso per share. Na-guess nyo, so, nagkakaroon kayo ng idea ngayon na kaysa, okay, tingnan natin ano nga ba pinakamats matalino ng diskarte. Imbis na gagawa ka lang ng isang pag-analysis, isang analysis, dapat gumawa ka ng multiple things. Bukod sa alam mo na yung magiging support, bukod sa alam mo yung potential support, at alam mo rin yung magiging potential resistance na kanyang pwedeng itatry na basagin. Una niyang gusto niyang basagin, yung 38. At gusto niyang puntahan, puntiryahin yung 40. At the next time, pag nawasak na yung 40, it's heading for 45 peso per share. Kung sakaling man may port resistance, alam mo na agad, anak ng puta, 50 peso na per share ang iisipin mo naman na next potential movement. 50 pesos naman. Kung halimbawang ganun ta, tuluyang aakit pa rin ng gusto ito, lalo na sa panahon natin ngayon, papunta na tayo sa bull month. Starting January hanggang July. Na-guess nyo yung idea, bull month. Most of the time nga, bago pa matapos yung bear month, nag-start na agad yung very specific or certain stock, nag-start na agad na mag-bull month sa panahon ng bear month. Which is ngayon, December, panahon pa rin ng bear month. Pero usually, November, December, meron ng maagang nagbo-bull month agad. So, na-guess nyo. Ngayon, ano nga ba talaga potential? Babagsak o tataas? Tingnan ngayon natin yung RSI. I mean, stochastic. Nakikita nyo itong stochastic na to, masyadong mataas. Masyadong mataas itong stochastic na to, and it's about to cross over dito by next week. Sa loob ng MA5, pwedeng mag-retest ito dito sa area na ito. Pwedeng mag-retest sa loob ng MA5 dito sa 80% ng stochastic. Masyadong mataas to. Sa, may makikita ngayon natin, kapag masyadong mataas yung mga oscillator na ito, bumabagsak. Mataas dito, medyo bumagsak, tapos bumagsak ng gusto dito, tapos tumaas uli na mas mataas pa dito, bumagsak, tapos tumaas uli dito, mas mataas pa dito, bumagsak, tapos umakyat. Kaso hindi niya na nawasak ito, ano mangyayari ngayon yan? Nai-guess nyo, kapag nawasak niya yung pinaka ito, highest na ito, nawasak dito, bumagsak,
Tapos, yung highest, pinaka-highest neto from the previous transaction, nalagpasan dito, bumagsak. Tapos, ito, hindi niya nalagpasan ito. Ano magiging next move? Dito, malang sa 80 pababa. Masyado ng peak position yan. It's about time na mag-retest ng support area. Okay, kumbaga, pepermis muna, pepermis. Pero pagdating sa may MACD tsaka sa RSI, still good, still good. Nga lang, medyo ano, very risky itong RSI na to since nasa around 80% na yan. Bihira lang naman yan nagda 90 up to 100%. Kung titignan ngayon natin from the past transaction, ito yung December at itong pinaka-highest nasa 88%. Wala tayong makitang 90 and 100% dito. That was November 2020 pa. November ng 2020. At tapos ng November 2020, bumagsak yan dito sa around 25% ng May 21. May 18, ng May ng 2021. Magkatapos ng May 2021, umakyat uli yung porsyento niya dito sa around 76% o 77% ng October. Mula May hanggang October 2021 uli. Yon, umakyat yung presyo doon. Tapos, bumagsak uli ng makailang panahon mula October hanggang dito sa November na naman. Bumagsak ng konti, which is nasa below average, which is mababa ng konti sa 50%. And then after that, umakyat uli. Nawasak niya ito at umakyat ang uli ganyan. Since nawasak niya ito, pwede potential mag, ito, nawasak niya itong 78. Siyempre, kung halimbang tuloy ang akyat yan, alam mo na agad, 77. Alam mong unang pupuntahan, 80, pataas, up to 100, inaim niya up to 100. Ngayon, makikita ngayon natin dito, 83. Ano kaya magiging next movement na itong 83? Malamang, up to 90, di ba? Up to 90 ang gustong i-hit. Up to pinaka-luckiest, pinaka-parang magic ng tamaan yung 100% yan, which is around things, so tatamaan yung 100%. Kasi dito pa lang puta taon binilang Isang taon kung tutusin. Sige, hanap pa tayo ng mas mahalis pa dito. Wala na. Eto, mababa, 62. Eto, mababa, nasa 80 dito. 80. Eto, anong porsyento ito? Nasa, magkano ba itong porsyento? 81. Nasa around 80 something lang eh. Eto yung 2018 pa to. O, eto yung pinaka-highest. Yung 2015 pa, 90%. Yeah? Masyado ng peak position itong RSI na to. Okay, pero sa nakikita ko dito, lumalabas na parang upward pa rin naman na momentum ito. Ito yung support area. Ayan, ito yung support and resistance niyan. Ganyan mo iisipin yan. Support and resistance. Okay, maganda. Upward yung momentum. Damo na umaakit dyan. Damo na pumapabor ito sa, dito sa area na to. Damo na pumapabor yung oscillator dito. The more na pumapabor dito yung escalator, the more na babagsak yan. Yeah, pabor na dito kung tutusin sa ta, babagsak yan. Pero, kito yan, the more na dito pumapabor yan sa ilalim, the more na akit ang presyo. Ito, pumabor itong escalator sa ilalim, o di umakyat. The more na pumapabor sa ta, bumagsak. Ito na naman nangyayari dito. Na-guess yung idea. Baliktarin natin yung posisyon, pabagsak naman kunyari. Oh, ito yung pabagsak naman. Nakikita niyo itong pabagsak na ito. Tansyahin natin ha. Tansyahin natin itong pabagsak na ito para magkaroon kayo ng idea. The more na pumapabor dito sa resistance area, bumabagsak. The more na pumapabor dito yung askeleto sa may support area, umakyat. Support area, akyat. Support area, akyat. Support area, akyat. Resistance, bagsak. Resistance, bagsak. Resistance, bagsak. The same set na thoughts and vision dito. Ito yung support, ito yung resistance na trend line. The more na lumalapit siya sa resistance, bumabagsak. The more na lumalapit siya dito sa may support, umaakyat. The more na lumapit sa resistance, bumagsak. The more na lumapit sa may support, umaakyat. The more na lumapit dito, alam mo na ngayon kung ano sa mangyayari dito sa 37. Alam mo na kung ano mangyayari. Tapos, isabay mo yung idea na ang taas peak position na itong percentage ratio netong stochastic. Paano nga ba talaga diskarte dito? Usually, kapag downtrend na momentum,
Pag downtrend na momentum, yung kulay red nasa taas, yung kulay blue nasa ilalim. Pag upward na momentum, kulay blue sa taas at nasa ilalim yung kulay red. Kaso dito, lumalabas dito, kulay blue sa taas at red sa ilalim. Pero bago mo pa maisip na, huy, aakit pa rin naman to, nasa taas naman yung blue, tapos yung red nasa ilalim. Hindi. Ang isipin mo dyan is about to crossover dito. Magpapalit na yan. Magkakaroon na ng convergence, divergence na sinyalis dyan. Magsasalubong na yan, katulad na ito. Magsasalubong na ng gayto yan. Magsasalubong ng gayto yan. Babagsak ngayon yan. Lalo-lalo na, ang taas na ng position yan o percentage. So, na-guess yung idea. Lalo na dito sa may RSI na to, na-guess yung trend line. Diba? Eto, naputol yung trend line na downward momentum. Naputol yung downward niya momentum dyan. At eto, nagkaroon uli ng, nagkaroon ng trade range sideways na momentum naman dito. Nagkaroon ng ano, pero kung tutusin, eto yan, mer nangyari dyan, nag-trade range sideways dito sa kapraso na to, tapos, eto na naman, yung trend niya, tinuloy niya uli sa ibang ano naman, sa ibang threshold, tinuloy niya uli, nag-trade range sideways dyan, tapos, nag-trade range sideways uli dito. Nag-trade range sideways na naman uli dito. Yan, trade range sideways. Then, after that, yung trade range sideways na yan, naging ganito na yung momentum. Okay, naging ganyan na yung momentum. Na-guess yung idea. Yan na yung naging momentum. Matapos ng ganyang klaseng momentum, yan, kumbaga, support, resistance, resistance, nakikita nyo, damo na, kasi ito yung resistance level, ito yung support level, damo na nandun sa may resistance level yan, bumabagsak yan. So ngayon, basag na yung uptrend na momentum, basag. Pagka basag ngayon yun, nagkaroon na naman ng ano dito, trade range sideways. Nagkaroon na naman ng trade range sideways dito. Yeah, na-guess yung idea. Nagkaroon ng trade range sideways. Dito kung tutusin. Yan. Tapos, nagkaroon ng downtrend na momentum dito. Sa downtrend na momentum naman na yan, ito yung support, tumaas. Resistance, bumagsak. At ito, nawasak agad yung momentum pabagsak. Niretest niya lang kasi ito. Ito yung support. Ito yung resistance. Niretest niya dito. Ngayon, nag-overlap sa, less supply. Magiging ito matataas ang value. Kaya support, resistance, support, resistance, support. Nai-guess nyo. Ganyan ginagawa dito sa RSI. So, ngayon, way in advance, alam mo na agad kung saan pupunta ang presyo nitong ASX. Lalo na sa mga computation calculation na ginawa natin. Ngayon, pwede kong makonfirm yan dito sa aking software. Nausan dito, siyempre, mas pinaka-sleekest na early detection, prediction, projection, salsulation na makukuha natin dito. Okay, tingnan ngayon natin ASX dito, which is yung pinaka-mismong ano niya dito. Yung mismong calculation na andito. Very accurate na calculation. Sinasabi ngayon dito na keso negative depreciation value sa MA20 o MA7 man, negative 1 peso per share. I mean, 1 peso na value amount. Bakit kaya 1 peso value amount? Simple lang. Nag 52 weeks high ng 39 eh. I mean, ng 38. Tapos, nagsarado ng 37. Makikita ngayon natin dito, positive 15.26 yung ano, yung ASEN. I mean, yung ASX. ASX, di ba? Positive 15.26 tapos 4 peso and 90 cents yung day change. At ay din na nakasulat dito. At yung current market price na 37. Sinasabi dito na keso nag-low ng 32 at nag-high ng 38 at nag-close ng 37. Diba? So, 38 tapos nag-close ng 37 kaya negative 1 peso ang kanyang depreciation value mula sa kahit anong klaseng transaction nangyari sa araw ng buong MA20. Lalo sa MA7, lumalabas nga daw ay pinaka most recent record na nga, nasa around piso yung depreciation value. Nakikita ko ngayon dito kung ano nagiging momentum kada MA5. Kung ang momentum pataso pabagsak, ay lumalabas dito momentum pataso 1948, 2065, alam mo na agad, going to 21 up to 25 something, whatever. So, naging 21 dito, confirmation mo, pupunta ng 25. At 23, 80 something dito, alam mo pupunta ng 25 to 30. Yeah. Ngayon, makikita natin yung mga katariyang MA5 na moving averages dyan versus sa sinasabi sa anticipation
average AVG 38.99, which is it's heading for 40 peso per share yung ASX. Sinasabi rin dito na keso ang aking YX parameter, na keso sinasabi daw dito yung pinaka-common na pwedeng galawin nito kahit anong klase pagtasa pagbagsak. Support area ay nasa level ng 30 peso per share. Resistance area nasa level ng 35 to 40. 35 to 40, support area 30 to 25. Yun yung sumatotang sinasabi rito dito sa software ko. Yun eh, kung nagigess mo pinagsasabi ko, malamang hindi mo nagigess kasi iba yung number na nakikita mo dito sa may YX parameter ko versus sa sinasabi ko. Yun ay dahil sa wala kayong formal training, hindi nyo alam kung paano nga ba talaga bumasa ng numero. At dun babagsak na keso, meron akong Alex Onse online masterclass para matutunan mo kung paano nga ba tumitingin ng mga whatever set of numero habang ikaw ay nagtitrade. Gamit mo man ang Teamzone, First Metrosex, UOL, blah blah blah, kahit ano klaseng platform, is the same process. Tinuturo ko mismo kung paano tunay na bumabasa ng matino, ng wasto, ng quote tab, buy sell monitor tab, trade prices tab kung COL gamit mo. Quote tab, buy sell monitor tab, quote tab, volume review kung gamit mo Teamzone o First Metrosex. It's either way, kahit anong sinabi mo, kung sinabi ko mga platform, the same process ang iisipin na ito yung mga dapat mong iintindihin, uunawain, dapat mong matutunan kung paano bumasa niyan. Isama na rin natin yung idea ng live sales stamp, which is naka-record dito. Itong live sales stamp na to, stock transaction, which is sa Investagram mismo, may ganun din na keso stock transaction, whatever, habang nag-trade ka, makikita mo ngayon dito na keso ito yung bid and ask, which is, itong bid and ask na ito, ito rin yan. Ito yan, yung market depth. Okay, which is yung quote tab. Ito, bid and ask. Makikita mo kung saan sila nagkukumpulan, nagpapatayan dyan. Tapos yung mismong sales, time sales stamp, ito, transaction, ito ngayon yun. Nakita, kada minuto, segundo, whatever, o kada minuto, pinapakita dito kung ano mga na-buy, na-sold, na-bought, whatever, at ito rin yun. Na-guess nyo, sa may First Metrosex, meron yan. Sa Teamzone, meron yan. Sa COL, meron yan. Yung nga lang, sa COL, walang kwenta yung time sales stamp. Unang-una, puta, masisira lang yung browser mo dahil kung ano nung kabalbalan nangyari kapag gumagamit ka ng COL na timestamp at useless kung tutusin. Mas maganda dito ka na mag-rely ka na lang dito sa may anumbawa, dito sa may Investagram. Or number one, syempre, mas maganda, mag-open ka na lang ng Teamzone. Yun ang pinaka-the best na platform na pwede mong gamitin as investor man, always a day trader, and stock scalping. Yun ang pinaka-best recommended na stock broker sa Pilipinas. At yung the rest, kunyari, yung First Metrosex na Pro, yun, pwede mo rin bilhin yun, okay din yun. Pwede ka rin gumamit yun. So ngayon, na-guess nyo, sa sinasabi na agad dito, ano magiging potential kung halimbawa bullish signal pa rin? Ito ang 25% na success rate, 38.50, 50% na success rate, magiging 40 peso per share ang ASX. Tapos sa siyempre, lagay natin ang pangalan dito para hindi kayo makonfuse ASX. Ngayon, kung 75% na magmamaterialize yung mga pinagsasabi ko na appreciation value, pwede itong maging 41 peso something o 42. At yung 100%, pwede nga itong punta ng from 40 to 43 to 45 peso per share. Katulad yung mga pinagsasabi kong measurement dito na potential pupuntahan sa resistance, bagong resistance. Unang resistance na titirahin na itatry ko sa akin kung pa-upward pa rin talaga yung momentum nito, kung pa-uptrend pa rin talaga ang direction talaga nito. Ang unang wawas sa akin yan yung 38. Tapos talagang ini-aim yan yung 40. Pinaka talagang pader na wawasakin niya talaga, hindi lang yung 38. Kasi kinabukasan sa Monday, madaling tamaan wasakin ng 38. Kasi maaaring sa opening pa lang, maaaring 38 o 37.50 o something, madaling tamaan agad. Mag-open lang ito ng 37.50 sa Monday ng December 13. Puta, dali na tamaan yung 38. Na-guess nyo? Ang talagang gustong wasakin yan, yung pader, yung 40. Tapos pag nawasa kayo, puta, say hello up to 45 peso per share. Kaya yun din na nakaka-record o sinasabi dito.
Ngayon, makikita natin, sinasabi ko, 42 to 43 to 45. Eh, wala naman 45 dito. Doon nga kasi babagsak yung idea na tinuturo ko sa Alex Onse Online Masterclass. Na keso, may nakalagay dito, Alex Onse Numbering and Price Color Technique. Na-guess, no? May mga ganon. Malamang, mababalik ko, Price Color Technique, pinag-asabi na itong hinayupak na to. Di ba? So, parang kagaguhan lang. Pero magiging kagaguhan lang yon as long as na hindi mo naintindihan, hindi ka nag-aral sa akin. Pero once na nag-aral ka, maintindihan mo kung sino gago sa atin, kung ako o ikaw. Di ba? Okay. Tapos, makikita ngayon natin dito, may threshold din ako ng SMA, WMA, EMA, just in case na maging bullish and bearish. Ito na sinasabi na agad dito ano tatamaan. Ultimate sa may success percentage ratio din na nakasulat dito. Kung 25 up to 100% na bullish, 25 up to 100% na bearish. Walang sinasabi, from 35 to 30 pesos ang kababagsakan dito sa threshold na ito o sa success rate na ito. Pag sa may price frequency naman tayo babase, ganun pa rin sinasabi, from 36 o from 36 all the way sa 30 peso ang pwedeng bagsakan. Ultimo dito sa ibang ano ko, meron ding ibang measurement din kung tutusin dito. Kaso ngayon, wala tayong pwedeng i-measure dito since positive nga nangyari na nag-close yung market ng ano. Kung may negative dyan, malamang may calculation dito. Eh kaso walang negative, positive ito. Kaya ito, naka-break even lang yan sa 37 na closing value. Pero pag may nakita tayong negative dito, dun magka-calculate, automatic calculate ito. Itong assumption threshold. Makikita ngayon natin na kaysa meron akong MA20 na record dito, naandito yung OSLC, naandito yung VWAP, naandito yung whatever set na signal kung appreciation, depreciation, pati yung percentage mang 52 weeks high, which is tinawag ko na lang dito na percentage rate. Lahat ng information na napaka-importante para sa aking sleekest, sickest na early detection, prediction, projection sa araw-araw, lalo na sa daily stock forecast ko ng monthly subscription, is the same process. Yan yung mga ilan no, na pinagbabasihan ko para makapag-detect, predict, project ng pinaka mas magandang accuracy o mas magandang information. Mga ganoon, nag-guess yung idea. May MA20 ako dito, tapos meron pa rin akong MA5 dito na naka-loop na kung saan nagre-remind sa akin, oh eto, ganyan, blah, blah, blah. Okay, dapat isipin, katulad niyan, titignan ko yung value and volume, VWAP, percentage ratio, yung ranges and whatever closing amount sa loob ng ilang araw. Yan, MA1, 2, 3, 4, 5. Puta, wala nang ginawa to kundi manalo ito, which is 1, 2, 3, 4, 5, MA5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yan. So ano, araw-araw, Pasko, New Year, birthday, ano, araw-araw na lang, swerte ka. Ano ka? Seiko-seiko wallet? Wallet na maswerte? Ganon? Na-guess yung idea? Puta, basic kokote lang na pwedeng mag-retest ito sa support since ang laki ng naging movement sa loob ng MA5 o MA6. MA1, 2, 3, 4, 5, 6, MA6. Ito, masyadong malaki ito sa lahat ng candlestick na ito. Secondary malaki ito. Yung pangatlong malaki, ito. Pangapat na malaki, ito. Na-guess nyo? Kung tutusin lahat yan, consider panalo lahat yan. Mukha lang parang may talo dito, pero kung tutusin lahat yan panalo, bakit? Nak ng puta, hindi na bumagsak dito. Hindi na bumagsak dito, hindi lalo na dito, kaya consider panalo yan. Kung titignan natin yung MACD, maganda. Okay, upward pa rin. Yung RSI, okay pa rin kung tutusin. Pero, huwag masyadong magpakakumpante na aabot na agad ito ng 45 to 50, whatever, blah, blah, blah. Hindi, huwag na masyadong magpakakumpante na gano'n. You see the way, kung tinamaan nga talaga yung sinasabi ko dito, mga presyon tatamaan sa resistance, 38, 30, well, ito, common sense po, sa kinabukasan ng Monday, i-retest niya ito. Common na sa mga smart day trader, smart scalper, mga talagang real professional expert analysis, okay? Na keso kaya niyang ma-detect agad bago pa nagsarado pa lang stock market, alam niya na agad na keso 40 talaga ang gustong wasakin nito, hindi 38. Alam na agad way in advance kinabukasan ng mga professional expertong level na gaya ko kututusin, blah, blah, blah. Na keso common sense na basically common na mangyayari, usual na mangyayari kinabukasan magta-try mag-retest ng pinaka-highest na 52 weeks high, which is in 38. Kung ano yung pinaka-highest, pwede niya i-retest kinabukasan agad yun. Ngayon, kung talagang nag-sumiklab agad ito within few minutes o within 30 minutes nag-open stock market at 9:30, pwede abutin agad yung 40 pataas. Ang talagang ano yan, winawasak niya yung 40, yan ang ina-aim niya, wasakin yung pader na 40 pesos per share. Kapag nawasak niya, yeah, pwede siguro nga talaga umabot tayo ng up to 45, pero not 50. I don't think so aabot agad ng 50. So, palagay ko mga up to 45 lang. Kung halimbang nagkataon ng naging scenario sa Monday ay maagang pamasko sa'yo ng ASX. Guess? Ay, lang ng pucha.
Ayun, makita agad natin dito kung bullish or bearish. Ito na yung pangatatamaan. Tapos nakikita ko ngayon yung percentage ratio dito na kung saan mas malaki yung appreciation value, appreciation percentage versus sa depreciation percentage. At nakikita ko rin dito na kaysa pinaka-highest value and volume sa loob ng MA5 o MA6 o MA7 o sa loob ng ilang araw, ito nga yung pinaka-highest value and volume sa loob ng panahon ng December 10. Diba? December 10 kasi ito, December 10. Alam ko na agad yung pinaka-highest value and volume yung ika-December 10. So, meron na ako ibang isipin niya na keso, okay, pwede na mag-appreciate o depreciate sa kung anong klaseng numero na nakikita ko rito, which is, doon babagsak din yung idea na sinasabi ko nga na keso sa aking online masterclass, tinuturo ko paano nga ba yung Alex Onze historical data technicality, which is way in advance, way advanced pang professional expert level, how to detect, predict, project any kind of stock na kung saan hindi naman talaga basta babase lang sa traditional chart. Kumbaga, itong pang traditional chart mo ay ito lang yung parang pang finishing mo na lang, pinaka iniisip mo talaga yung magandang foundation, pinaka concrete foundation. At ito, wala na to. Kumbaga, pang-finishing na lang ito. Kumbaga, sa isang bahay, nabuild mo na yung bahay, matibay na, at pipinishing mo na, kukulayan mo na lang. Ganun na lang yon. Ito yung ano, panghuli mong isipin traditional chart. At usually, hindi ka naman talaga all the way na mag-trade gamit yung chart. Mas maganda yung marunong kang bumasa ng historical data at marunong ka ng mga kung anong klaseng computation, calculation, estimation katulad ng mga nakikita mo rito sa aking software. Usually kung medyo advanced kang tao, power user ka, you can always make your own dashboard sa Excel. Lalo-lalo na sa akin online masterclass, tinuturo ko rin mismo kung paano gagawa ng sarili mong dashboard para makapag-detect, predict, project ng price frequency. May kita natin o Alex Onze Excel file. Tinuturo dito kung paano ka gagawa ng sarili mong price frequency, paano kumakapa ng SMA, WMA, EMA, mga appreciation, depreciation, technicalities, average gain and average loss at percentage ratio at kung ano-ano pa ang iyong matututunan sa aking online masterclass na nagkataon naka-promo mag-e-end sa December 31, 2021. Naka 25% off ito, which is magandang idea o magandang opportunity na kung tutusin. Kung halimbawa kung gusto lang maki-epal, burout sa whatever shit na in-offer ni Alex Onze. So ngayon, alam mo na kung ano ang tatamaan ng ASEC sa Monday. Alright, mag-value ng time.